dumating sa amin yung project na to, nung pinitch ni Patrick yung concept, naghahanap talaga kami ng someone who can make us experience talaga yung kwento. At yung sinasabi nga ni DJ na darkness. And matagal na rin namin gusto makatrabaho si Direk Jerrold sa Black Sheep. So finally, inookan niya. Ayun. And of course, yung concept kasi nagre-require din talaga siya nung ano, nung sinabi na ay gagawin siya ni DJ. Sobrang talaga kami na-excite din. Kasi it's more of a psychological na suspense thriller. Okay. And kind of imagining it na nasa parang modern na film noir. Medyo ganun siya. And yeah, marami siyang mga twists and turns, and bilang nasa puso ko yung kadiliman, medyo mindfuck na pelikula siya. Umiikot kasi sa ganung medyo ano eh, parang mga how do we call it? Crisis yung pelikula. So, sobrang saya. Ano, sobrang saya. Sinabi pa lang sa akin yung kwento unang-una. Well, first and foremost, Daniel Padilla is the number one heartthrob sa Pilipinas, no? Sa entertainment, sa Philippine entertainment. Tapos, isa sa pinakabatang best actor sa Philippines, no? Sa industry. So, exciting, sobra. At saka pangalawang importante nga pala, ito ang parang comeback movie namin ni ano ni Direk Jerrold Tarog. So, nice. Pagkatapos ng General Luna, ito yung first na movie namin gagawin. Gusto ko lang din magpasalamat kay Sir John. Okay. Sir John, thank you. I'm very excited dito gawin tong film ito kasi, you know, napakahusay na aktor, and pag ganyan ang mga katrabaho mo, it just pushes you to do better pa also. Okay? I'm just excited for this film. Thank you, Sir John, for accepting the project. Thank you, sir. Alala ko na years ago, tinanong ako ng isang reporter sa TV kung sinong young star ang gusto kong makatrabaho. Sabi ko, isa lang ang binanggit ko eh. Sabi ko si Daniel from Daniel Padilla. And then after that, I think naging juror ako nung kung maupay sa Metro Manila Film Fest, and siya yung bida. So sabi ko, ay, dapat yata magkatrabaho nga kami. Exciting na masaya. Actually, maraming reasons dahil masaya eh. Okay. Bukod sa gustong makatrabaho si Daniel, dahil nung napanood ko siya, parang sabi ko, parang meron siyang lalim, okay, and range na pwede pang lumabas, mm-hmm, ng lumabas. Mm-hmm. And so parang magandang paglaruan yon at mapanood. Unang-una, congrats DJ sa mga bago mong napakagandang mga projects, pare. Alam kong hindi ikaw yung first choice dito. Ako talaga. Nag-giveaway lang ako para sa'yo. Hindi, masayang-masaya ako. Body comedy nga ito. Masayang-masaya ako dahil ito yung comeback movie ko sa Star Cinema. Siguro after 4 years, 5 years, yung huli kong project. And sobrang special nito dahil ayun, dahil kaibigan ko, matayag na kaibigan ko at kapatid ko yung mga kasama ko sa pelikula. At syempre, ang sobrang powerful na team, Sir Ricky, Direk Dan, Carms, and Van, mga bumubura ng mga sarili nilang records sa box office. Wow! Kaya yun, masayang-masaya ako na papapasama ako sa project. Siyempre, hindi mawawala yan dahil katagal na rin kami kinukulit ni Direk Ati. At saka, isa pa yun, it's been a while, diba? Galing kaming serye, pero it's been a while na makita tayo sa box office ulit. Diba? Masyado nang nakakamiss ng manood ng pelikula ulit. So,
hindi kasi natuloy yung huli namin gagawin. Pero nag-evolve na siya into this. Ito na. Parang kaya, may mga rason yung mga bagay eh. Di ba? Kaya hindi natutuloy or hindi man nangyayari. Kaya itong, well, alam ko lang yung storyline pa lang. Hindi ko pa masasabi kung ano. Pero, ito literal iba talaga yung gagawin. Totoo na to ha. Ayoko nang gamitin yung bago. Pero bago talaga yung gagawin namin ni Kathryn dito. Legit. Medyo matrabaho pero very exciting. And I think next year pa yan, no? Next year yan lalabas. Next year. Pero ngayon, nagsisimula na yung development ng kwento. Right. And I think mag-shoot na rin tayo this year.